Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Ako si Tox, ang inyong Golden Antlam Tito na magbibigay na naman sa inyo guys ng dagdag kaalaman pagdating sa mundo ng pag-aalaman. At para sa mga bago pa lang po sa aming YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel at huwag natin kalilimutan pindutin ang notification bell para at least updated tayo lahat sa mga upcoming videos na i-upload natin. Lucky plan for the year 2023, guys, samahan nyo ko at sabay-sabay natin alamin ito. Ang taong 2023 ay the year of the water rabbit. Ang rabbit ay sumisimbolo ng good fortune and prosperity. Pinaniniwalaan din ang mga taong pinanganak sa year of the rabbit, tiger, snake, pig, goat, monkey at rat ay may tagline na swerte sa taong ito. Tinuturing din sa taon na to na may dalang taglay na swerte ang mga kulay ng lavender, fuchsia pink, green at blue. Samahan niyo ako at sabay-sabay natin alamin ang 10 halaman na swerte sa taong 2023. Aglaonema. Matagal ng panahon na pinaniniwalaan na ang halaman ito ay may taglay na swerte pagdating sa negosyo dahil sa makukulay na dahon nito na ang ibig sabihin ay nag-a-attract ito ng great abundance. Ang halaman ito ay tinatawag ding energy magnet. Ito ay sumisimbolo sa purity, kaya mas magandang irigalo ang halaman ito sa kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. Number 9, Orchids. Ang orchids ay sumisimbolo ng fertility and happiness. Pinalalakas ng halamang ito ang relasyon ng buong pamilya. Pinakamabisang lugar na ilagay ang orchids ay sa living room. Kapag ang ating living room ay nasa north direction, maglagay tayo ng blue orchids for good health. Pag nasa south direction ng living room natin, maglagay tayo ng red orchids. It brings wealth, luck. Pag nasa west direction ng living room natin, maglagay tayo ng white orchids para sa wealth and happiness. Pag nasa east direction ng living room natin, maglagay tayo ng red or purple orchids to enhance career luck. Number 8, Money Tree. Tinatawag itong best lucky plant dahil may taglay ang halamang ito ng prosperity luck. 5 dahon o higit pa at ilagay natin sa may money corner ng ating bahay o sa ibabaw ng ating lamesa sa opisina para sa magaan at maayos na pasok ng pera. Tinatawag din itong perfect lucky plant dahil binabalansin nito ang 5 elemento ng bungsoy, ang fire, earth, wood, water at metal. Maganda rin itong irigalo sa mga business owner o sa magtatayo pa lang na negosyo bilang good luck plant dahil nag-a-attract ito ng great abundance and good wealth. Number 7, Jade Plant. Tinatawag na pinto ng kasaganaan at tagumpay ang halamang ito dahil nag-a-attract ito ng money energy. Sumisimbolo rin ang halamang ito sa growth and renewal at ang dahon na hugis pariya ang nag-a-attract ng good fortune and prosperity. Mangyaring ilagay lang to sa money corner ng ating bahay. Kung ikaw ay may-ari ng resto, store, coffee shop, at kahit anong negosyo, ilagay lang ito sa kanang bahagi ng kaha natin malapit sa pera para sa magandang pasok ng wealth and success. Number 6, Lavender. Bukod sa lucky color ang lavender sa taong 2023, lucky plant naman ang halamang lavender sa taong 2023 dahil ang halamang ito ay sumisimbolo sa wisdom, knowledge, and healing. Pinaniniwalaan din ang halamang ito ay nakakatulong sa physical and mental health at ang amoy o aroma ng halamang ito ay nakakatulong sa mga taong nakakaranas ng stress and depression. Number 5, Snake Plant. Swerte ang mga taong pinanganak ng Year of the Snake at swerte rin ang halaman na to sa taong 2023. Sa pungsuy, pinaniniwalaan ang dahon nito o ang talim ng dahon nito ang pumuputol sa mga negative energy na papasok sa loob ng bahay natin. Kaya mas magandang meron tayo nito sa loob ng bahay. At ang direksyon ng dahon nito ay mag-i-spread ng positive energy in any direction. Number 4,
Rubber Tree. Pinilalakas ng halamang ito ang relasyon ng pamilya at kaibigan. Tinatawag din itong good luck plant or prosperity plant dahil sumisimbolo ito sa wealth and abundance. Magandang maglagay tayo ng rubber tree sa harap ng ating pintuan, isa sa kaliwa at isa sa kanang bahagi ng ating pintuan. Kailangan lang na mas malaki na rubber tree ang nasa kaliwang bahagi dahil ang nasa left side ay nagre-represent ng tiger at ang right side ay nagre-represent ng dragon. Na mas higit na matapang at malakas ang dragon kesa sa tigre para mabalansi ang positive energy sa loob ng bahay natin. Kung ang front door natin ay tagusan hanggang back door o ang front door natin ay tagusan hanggang bathroom, maglagay lang tayo ng isang rubber tree in between para makontrol ang positive energy na hindi lumabas sa loob ng ating bahay. Number 3, Anthurium. Pinaniniwalaan sa feng shui na ito ang pinakahalaman na magandang iregalo ngayong Lunar New Year. Dahil ang mga taong makakatanggap ng regalong ito na Anthurium ang magdadala sa kanila sa matagumpay sa anumang larangan ng pananalapi. Maswerte ang halamang Anthurium sa lahat ng miyembro ng pamilya, kaya mas maganda na meron tayo nitong halaman sa loob ng ating bahay. Dahil pinaniniwalaan ang hugis puso ng bulaklak at dahon nito ay sumisimbolo sa love and protection. Number 2, Citrus Tree. Napakaswerte ng halamang ito dahil napakataas ng positive energy ng halamang ito na tumawag ng swerte. Ang halamang ito ay sumisimbolo ng wealth and abundance ng buong pamilya. Kailangan lang ilagay natin ang halamang ito sa harap o sa front door ng ating bahay. Dahil ang aroma nito o ang amoy ang nagtataboy ng negatibong enerhiya na posibleng pumasok sa loob ng ating bahay. Pinakamaswerteng halaman sa taong 2023 ang Lucky Bamboo o tinatawag sa Chinese na Pu Kuei Su na ang ibig sabihin ay Pu, Luck and Fortune, Kuei, Power and Dollar, Su, Bamboo. Pinakamabisang halaman sa loob ng bahay dahil sumisimbolo ito ng good health, happiness, and prosperity. Magandang ilagay sa money right corner ng ating bahay para sa money luck. Left corner sa ating lamesa sa opisina para sa career luck dahil ang left side ay associated with the green dragon. Ang stem ng lucky bamboo represent love. Ang tatlong stem represent happiness, wealth, and long life. Ang limang stem represent life and prosperity. Ang sixth stem represent luck and wealth. Ang seventh stem represent health. Ang eighth stem represent growth. Ang ninth stem represent good luck. Ang tenth stem represent perfection. At ang 21 stem represent strong blessing. Kung makakatanggap kayo ng regalo na merong 4 stem na lucky bamboo, huwag nyo itong tanggapin dahil ang 4 represent death. Ang mga papaswerte natin ay gabay lang natin sa buhay. Tayo at tayo pa rin ang magdidesisyon kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin.